Sige pa kabayan, haluin mo po ng maayos yan para maging maligat at mas masarap yung ginagawa mong kalamay dampa. Ready na ang mga karne at iba pang panghanda. Makikisubo nga po kami kabayan. Ismail naman dyan. Ayun o. Ingat po sa paghihiwa. Ano po ba yung pinapakuluan na yan? Mukhang masarap po yan ha. Ano po bang putahe yan? Busy talaga sila. Ano po bang meron at sobrang naghahanta kayo dyan? Aba, may sumasayaw. Teka, mukhang alam ko na to. Mukhang may kasalan. Ah, siguradong baysanan to. Tama nga po kabayan, baysanan nga po. Pero bago natin ituloy, intro po muna tayo. I can feel the blood creeping up from the heathens. I can feel the blood creeping up from the heathens. Welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito, isasama ko po kayo sa naiibang adventure in life. Dito lang po yan sa inyong channel, ang Sika TV. So ito na nga po mga kababayan, busy po ang lahat dahil nga po mamamaysan tayo. At sigurado akong marami sa inyo ang nakaka-relate dito. Mamamalas po nyo sa videong ito ang tunay na bayanihan. Ilang araw pa lang bago darating ang baysanan ay talaga pong busy na sa paghahanda ang ating mga kababayan. Nauuna na po dyan yung pagsisibak ng mga panggatong, pagluluto ng mga kakanin, lalong-lalo na itong kalamay dampa, suman at mga minatamis. At kagaya nga po ng ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, ang baysanan o kasalan ay binubuo ng dalawang mahalagang araw. Ang una po ay yung pahapunan at ang pangalawa ay yung mismong kaarawan ng kasal. Yung pahapunan po, ito po yung araw na kung saan yung pong mga mamamaysan ay pupunta po doon sa bahay ng parting babae. Dala-dala na po doon ang lahat ng mga kinakailangang gamit. Kasama na po dyan yung mga malaking tulyasi, mga kaldero, pinggan, kutsara at kung minsan pa nga po, dala-dala po, namin yung mahabang lamesa na gagamitan doon sa hapag na paghahandaan doon mismo sa bahay ng parting babae. Saktong-sakto po ang pagkakaluto ng kalamay. Ang tawag po din dito sa Mindoro ay kalamay dampa. Abay, hindi po nawawala yan kapag may kasalan. Sige nga po, ilatag na po yan at ihiwain na po natin kapag yan ay malamig na. Abay, tunay nga pong napakasarap niyan. Hindi rin po mawawala yung mahalagang suman, yung pong suman sa palaspas ng niyok. Kasanayan na rin po na magluto po ng kanin para po sa hapunan. Hindi rin po mawawala ang mga minatamis, lalong-lalo na yung ating buko salad. Mantakin mo ay ayan o, may kasama pang matamis ng ngiti ang paggagawa ng kanilang minatamis. Ayan ay isinakay na ang ating mga alagang baboy eh. Ilan po ba ang kakatayin? Di po ba mga kababayan, ito naman po'y nakaugalian na at minanapa natin doon sa ating mga ninuno na ang lahat ng ihahanda at mga kakatayin ay doon mismo gagawin sa lugar ng parting babae. Kaya ito na nga po, hulihin ang lahat yung mga ihahanda at kakatayin. Isakay na sa ating mga sasakyan at tayo yayaw na, pupunta na tayo doon sa ating pupuntahang baysanan. Ay sus, nagkagulo na nga. Sige, dakmain mo na yan. Naku, napakasaya talaga kung ma-experience mo talagang sumama sa ganitong uri ng pamamaysan. Ay talaga namang ikay matutuwa mga kababayan. Mabuti lang po at medyo umaayon po ang panahon, wala pong ulan, anak ko, at saka medyo malapit lang po yung bahay ng parting babae. Sige na kabayan, paspasan na natin, marami pa tayong huhulihin. Ayun ako, ay grabe naman si kuya, isa buntot pa binatbiti, ay baka ay mahugot. Ay siya, ay tayo lalarga na. Nako, ay marami ding sasakyan ang ginamit eh. Isang dami doon ang mga gagamitin mga panghanda. Ay talaga namang hindi ka kasi sa mga limang sasakyan laang eh. Ay ano pang ginagawa mo kababayan? Ay sabit na, ay masaya rin pupuntahan namin. Alay, kaway-kaway naman dyan kabayan, para masaya. Ayun oh.
Ilang kilometro lamang naman po mga kababayan at sa kabilang barangay lang po yung parting babae. Sige po, ay iparada muna at gagawa naman tayo ng sibe. Alay, lalakihan po natin ang gagawin nating sibe para pagka yung biglang bumuhos ang malakas na ulan ay hindi na tayo maabala pa. Ayan, isa lang na ang malaking tulyasi tayo magpapakulunan ng tubig. Kanya-kanyang tuka na po ito mga kababayan. Ay ari na po yung sinasabi ko sa inyong papang ay ito po yung gagamitin namin sa pagtatagtad ng ating mga karne. Abay, tingnan ninyo at may design pa yan. Ay ayun po, sinimula na po yung pagkakatay at paglilinis ng ating mga karne ihahanda. Ako eh, hindi na po pinakita at hindi na po narinig yung pag-iik ng baboy. Ay bawal na po yun eh. Aba eh, galit ang apoy. Isang shot naman dito kabayan. Ayun o, ay kuyang. Ay gandahan po ang pose at kukunan na ng litrato. Ay ang pagkakagaling ng kuyang magkaluskos ng balahibo ng baboy. Ayan, nagkabuhatan na eh. Ay ilang kilo po ba gayaan? At mukhang napakabigat. Ay inyong ilatag na din eh. At ating sisimulan ng kaluskusan yan. Ay mainit na ang tubig eh. Alay, sabay-sabay na hore mga kababayan. Ay, meron pong naglilinis ng karne ng baboy, meron pong nagsasaing, meron pong naghahakot ng tubig, at may nagagawa ng sibi ay sa dami ganang manunulong ay talaga namang kumpletong-kumpleto ang merkado. Abay, matanong ko nga kayo mga kababayan, kayo gahoy nakaranas ng ganda rin pamamaysan. Alay, maishare ko lang ako sa inyo mga kababayan. Ay, nung ako'y binata pa, ay mahilig akong sumama sa pamamaysan. Minsan ay nakasama ako dyan ay sa tuktok ng bundok ang bahay ng parting babae. Abay, napakahirap pong umigib ng tubig. Ay, inabutan po kami ng malakas na ulan. Nagkadulas-dulas na ho eh. Ganarila ama din ho ang pagluluto ng kanin. Ay, hindi na ho hinuhugasan yung bigas eh. Nililinis lang eh. Pagkatapos malinis ay ibubuhos na dyan sa kumukulong ng tubig. Ay, nilalagyan lang naman ho ng konting mantika para daw hindi tumikit. Times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Ay ari ho, ay binuhat na po ang papag at di na ho tatagda rin yung malaking karne. Alay, sa tansya po ay malinis na ang mga kami ng baboy ay bibiti na eh. Kailangan po rin nakasabit niyan at mamaya hong madaling araw ay ito'y sisimulan ng tatarin. Huhugasan lang ho at saka isasabit. Hindi ko na po nabilang kung ilan yung baboy na kinatay at mga manok na inihanda eh. Ay pagkatapos ng malinis ang mga karnit na isabit na yan, ayun po ang time na pahinga na ng mamamaysan. Diyan po naman, daladala po namin yung aming nilutong kanin kanina doon sa aming lugar. Ayun po yung aming kakainin. Magluluto lang po ng dinuguan at pansit. Ayun po ay basic na. Magluluto din po ng ilang putahe dahil may mga bisita pong darating mamayang gabi. Ang mga bisita pong darating kasama na po ang mga binata at dalaga, mga kamag-anakan, mga piniling ninong at ninang, mga abay, mga kaibigan, kapit-barangay, kapit-bayan, ayan po ay talaga pong inaasahan ng darating sa mga ganitong handaan. Kabayan, siguro alam mo na to, ang mga puil ng mga kinatay na mga hayop ay hindi na po isinasama diyan sa mga display na yan. Yan po iniihaw na at para po yan sa manunulong. Abay, talaga pong napakasarap ng iniihaw na puil. Ay talaga pong kasasarap. Sa ganito mga pagkakataon mga kababayan, abay lumalabas na po yung mga pambigas na gulok. Yung gulukan po na panghiwa ng karne. Ingat lang po mga kababayan sa paghihiwa at pagtatagtad ng karne. Ay napakatalim po ng inyong daladalang gulukan. Isang planggang sibuyas at bawang, naku ang hapdi sa mata niyan. Tingnan naman niyo si kuya, baliwala lang sa kanya paghihiwa ng sibuyas. Abay dinadaan lang sa pasika-sigarilyo eh. Abay, pakiwari ko po eh, pwede nang umpisa ng pagluluto. Sino kaya ang maestro di margarina, este chef pala, ang titira ng mga lutuin ito? Simulan po natin ang pagluluto, magpapamantika po muna tayo, at yung mga puil ay iihawin na yan. Aling parte po ba niya kabayan ang nais mo? Suka lang at may diniktik na bawang ay napakasarap niyan kabayan. Ay luto na pala ang dinuguan. Ay siya, halina kayo at makisandok na rin eh. Kinamulatan ko na po itong pagkain kakaroon po ng baysanan. Ang una pong niluluto sa kahaponan ay ito pong dinuguan at pansit.
Sigurado ako, ang ilan sa inyong mga kababayan ay miss na ang ganitong mga pagkain. Nagtataka nga ako bakit pagkabaysanan napakasimple naman ang pagluluto. Konti lang ang rekado pero napakasarap ng pagkakaluto nila. Ano kaya ang mga sekreto ng mga lehitimong tagaluto dito sa atin sa probinsya? Isa na kaya rito itong ginagawa ni Kuyang? Abay, talagang kinakamay na eh. Ay ara na yata ang ililitsyon eh. Malapit na yata ang maluto ang apritada. Ayun, lumubog na po ang haring araw. Hudyat po yan na magsisimula na ang unang yugto ng ating kasalan, ang pahapunan. Tamang-tama, nakahanda na po ang hapag. Kahit tumating na mga bisita ay hindi tayo mapapahiya. Ay tuloy-tuloy na po kayo din eh at makakain muna. Abay, ang iba'y nag-umpisa ng mag-karaoke. Sadya po namang ganere dito sa amin sa probinsya. Abay, yan po niyo makikita ang tunay na pagsasamahan. Hindi po nag-iwanan sa hirap man o sa ginawa. Tuloy-tuloy lang po ang kasayahan. Saglit lang po mga kababayan at meron na akong isa-shoutout. Mega-mega love shoutout po sa ating mga subscribers, sa ating mga manood, sa ating mga supporters. Mega love shoutout po sa ating minamahal na pamilya at mga kaibigan. Sa mga buo-buo ng Team Crossing dyan, shoutout sa inyo. At syempre pa, sa iyo kabayan na nanonood ngayon, abay, mega, mega, mega love shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyong pagbisita at suporta. Tuloy-tuloy na po ang ating pagtatagtad ng karne. Hanggang madaling araw na po to, himamarinita po natin. Kasunod na po dito yung pagdating ng lalaking ikakasal. Pupunta po siya dun sa mga magulang ng babae, hihingi ng permiso at isasayaw niya yung kanyang mapapangasawa. Kasabay na po dyan yung mga panawagan at mga pagpapakilala sa mga magulang, mga kapamilya, mga ninong at ninang at mga abay. Hindi rin po mawawala at talagang nakaugalian na po yan yung pagsasabit ng pera dun po sa ating mga ikakasal. Yung pong mga kapartido ng lalaki ay doon po magsasabit sa babae. At yung mga kapartido po ng babae, doon naman sa lalaki magsasabit. Huwag na po kayo magtataka kung may magsabit ng susi. Maaring susi ng bahay, susi ng sasakyan. Meron din pong nagsasabit ng tali o lubid. Siguradong alagaing hayop po yun. At pagkatapos po nito, bibilangin na po yung kinita ng ikakasal. Paano kabayan? Makisayaw na tayo dito. Malay mo, dito mo makita ang forever mo. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood at suporta. Uy, subscribe na!